Nasa labas naman ng isang bahay si Joey nang di kalayuan sa pagtitipon. Tumabi sa kanya si Julia. Mukhang nagiging maayos na ang lahat, Part. Wika ni Julia. Mukha nga. Nagawa mo na bang iniutos ko? Tumingin si Joey kay Julia at ngumiti naman ang dalaga. Oo naman. Ready na ang supplies. At nailipat na sila malapit sa sasakyan. Tugon ni Julia. Okay, good. Salamat, partner. Bigkas ni Joey. Partner? Nakangiti si Julia. Oh, bakit? Di ba partner naman talaga tawag mo sa akin? Sambit ni Joey. Wala naman. Natawa lang ako sa tawag mo sa akin. Di ba pwedeng babes na lang or honey? Mungkahi ng dalaga. Haha, bakit? Girlfriend na ba kita? Wika ni Joey. Ay, di pa ba tayo magshota niyan? So ano palang tawag sa pagiging close natin pag magkatabi tayo? Hindi pa ba obvious na mayroon nang namamagitan sa atin? Saad ni Julia. Close friend tawag dun. Tura ni Joey. Grabe ka naman, Part. Yan ang tawag mo sa akin? Tanong ni Julia. Partner? Sagot ni Joey. Ewan ko sa'yo. Napailing lang si Julia na natatawa habang nakangiti naman si Joey. Pasikretong pinalo ni Joey ang puwet ni Julia. Isi, baka may makakita sa'yo. Nakakahiya. Bulong ni Julia kay Joey. Ano pang ikinahihiya mo? E di ba nga, sabi mo may namamagitan sa atin. Umalis si Julia sa pwesto niya at naglakad ito palayo. Napapailing na sumunod si Joey sa kanya. Pumunta si Julia sa kanyang silid at tinignan ang lugar. Malinis na ito at wala na ang mga gamit niya. Tanging mga lamesa, cabinets at mga upuan ang natitira. Ilang segundo pa at dumating din si Joey. Napalingon dito si Julia. Nakita niyang nakangiti ang lalaki at isinara ang pinto. Nagsimula ng dumilim. Binuksan ang generator at malapit na ding matapos ang paghahanda nila. Isa-isang nailagay ang mga kagamitan ng mga tao sa isang kotse at truck. Habang ang mga sasakay naman ay nasa loob na ng mess hall nila at naghihintay na tawagin ang bawat isa. Nasa harapan nila si Claire upang siguraduhin maayos ang kanilang pila. Okay, magtatawag ako ng tigda 2 tao na sasakay sa truck. Isa-isa lang at diretso lang kayo para walang aberya. Wika ni Claire. Si Joey naman at Julia ay nasa gate at sinisiguradong walang makakahadlang sa kanilang paglabas at tinitignan ang paligid. May ilang vampira silang nakikitang na-attract ng ilaw pero kaunti lang ang mga ito. Maganda na kayo. Mauuna ang pick-up natin bago lumabas ang kotse at truck. Ang iba naman, doon na sumakay sa isa pang van. Maliwanag? Wika ni Miguel. Yes, Sir Miguel! Sagot ng mga kabataan. Part, lumapit si Julia kay Joey. Nagsimula ng pagsakay ng mga tao, sambit ni Julia. Mabuti, siguraduhin mong walang maiiwan. Turan ni Joey. Sinamahan si Julia at pumunta ang dalawa sa mess hall building. Malapit nang mapuno ang van at truck nang biglang may sumabog sa likod ng 2 sasakyan. Nayanig ang paligid sa lakas ng pagsabog. Lumiyab ang apoy at nawasak ang mga sasakyan. Anong nangyari? Nagmamadaling tumakbo si Miguel papunta sa mga sasakyan. Naabutan niyang nasusunog na at wasak ang van at truck. Ang lahat ng sakay dito ay pawang nasawi. Napatingin si Miguel sa paligid. Miguel! Tawag ni Joey. Anong nangyari? Tanong ni Miguel. Hindi ko alam. Nasa loob kami ng mesol. Tugon ng lalaki. Isa na namang malakas na pagsabog ang naganap at biglang namatay ang kuryente. Mula sa generator ang 2 pagsabog. Nilukob ng kadiliman ang paligid at nagsimulang magsigawan ang mga natitirang membrong sasakay pa sana sa sasakyan. Magsikalma kayo! Nandito kami para protektahan kayo! Utos ni Julia, pero hindi na nakikinig ang mga kabataan
at nagsimula silang magsilabasan. Nag-iiyakan ng iba at hindi alam kung ano ang gagawin. Mga bampira! Sigaw ng isang bantay nang maispatan ng flashlight niya ang paparating ng mga halimaw mula sa likod ng kampo. Sa lakas ng pagsabog ng generator house, nawasak ang isang parte ng pader sa likod at ito ang naging daan para makapasok ang ilang bampira sa paligid. Masyadong malakas ang ingay na dulot ng pagsabog, Sir Miguel. Siguradong dinigyan ilang kilometro mula dito, sambit ni Rico. Ilabas ang mga sasakyan! Pasakayin niyo ang mga natitirang mga tao natin, utos naman ni Miguel. Dumating si Kim at Rosalie. Rafael, Joey, ano bang nangyari? Tanong ni Rosalie. May nagsabotahi sa atin. Pinasabog ang mga sasakyan. Ipinalabas ko na muna ang natitira pa nating mga sasakyan. Sumakay ka na doon, Rosalie, sagot ni Miguel. Okay, pero kukunin ko muna ang iba kong kagamitan na nasa labas pa ng klinik, wika ni Rosalie. Samahan na kita, Rosalie, alok naman ni Kim. Hindi, tulungan mo na sila, ako na ang bahala, sambit ni Rosalie. Miguel! Sigaw ni Joey nang may isang bampira na paparating kay Miguel. Sinipa ito kaagad ng lalaki at binaril sa ulo. Kim, bantayan mo si Rosalie, utos ni Miguel. Oo, tara na, Rosalie. Nagkaroon pa ng ilang pagsabog at kasabay ang pagkalat ng apoy sa mga bahay. Kinontrol ni na Miguel at Joey ang mga pumasok ng mga halimaw. Sina Julia at Claire naman ay in-escort ang natitirang sugatan na kasamahan nila papunta sa mga sasakyan. Subalit alam nilang kulang na kulang ang mga sasakyang ito para sa kanilang lahat. Kaliwat kanan ang mga barilan. Mula sa kadiliman ay hindi makita kaagad ng mga kasama nila Miguel ang mga bampira. Ang ilan dito ay lumilipad at bigla-bigla na lang dumadagit. Ilan sa kanila ang naging biktima na ng mga halimaw. May ilang nakagat at nilapa. Pero matibay na lumaban sina Miguel at Joey. Nang makarating naman sila Kim at Rosalie sa klinik, nasusunog na ito. Diyos ko! Hindi! Napatakip sa bibig si Rosalie dahil kasama sa mga nasunog ang dadali niyang mga gamit, mga health tools at mga medical supplies na nasayang lang na nasunog. Napaload siya sa hinigpis. Tara na, Rosalie. Wala na tayong oras. Kailangan na nating lisanin ang kampo, hinablot ni Kim si Rosalie. Subalit biglang may nagpaputok ng baril. Tinamaan si Kim mula sa likod at tumagos ito sa dibdib ng babae. Kim! Napasigaw si Rosalie nang makitang bumagsak si Kim. Pero sinalo niya ang babae at napaluhod ang isang tuhod niya sa lupa. Sa likod nila ay lumitaw ang taong bumaril kay Kim. Ikaw? Gulat na gulat si Rosalie at hindi ito makapaniwala. Napatingin din si Kim. Hirap itong huminga habang tinatakpan ang dibdib nito. Ikaw nga! Ikaw ang sumasabotahi dito at nagpapasabog sa mga sasakyan, sambit ni Kim. Napangiti si Mark. Bakit mo to ginagawa, Mark? Pagtataka naman ni Rosalie. Isa akong miyembro ng Special Action Forces at may mission na kunin ang data, paliwanag pa ni Mark. So ikaw pala ang dahilan kung bakit naging halimaw sina Eric at Jelly. Ikaw ang may pakana ng lahat. Ang daming namatay kabilang na sina Benji at Benny dahil sa'yo. Galit at matalas ang tingin ni Rosalie kay Mark. Tahimik! Lumayo ka! Kukunin ko si Kim! Lumapit si Mark kay Kim at biglang tinapik ni Rosalie ang baril ni Mark at tinadyakan ng paa nito. Nabuwal sandali si Mark at akmang kukunin ang baril nito. Ngunit sinunggaban ni Rosalie si Mark at nag-agawan sila ng baril sa lupa. Ngunit malakas ang lalaki at sinampal lang nito ang mukha ni Rosalie at tinulak ang doktora. Napatiyaya si Rosalie sa lupa at mabilis namang nakatayo si Mark. Tinutok nito ang baril kay Rosalie. Huwag!
hindi ka agad nakatayo si Kim dahil sa kanyang pinsala. Nakakasayang ka ng oras. Kinalabit ni Mark ang gatilyo at dalawang bala ang tumama sa dibdib ni Rosalie. Rosalie! Hindi! Pinilit ni Kim na tumayo pero sinipa siya ni Mark at bumagsak siya sa lupa. Napatingin siya sa nakahandusay na doktora. Dilat ang mga mata nito at hindi na gumagalaw. Mabilis itong nalagutan ng buhay. Ngayon, Kim, kailangan mong sumama sa akin kung ayaw mong sumunod sa kanya. Naiintindihan mo ba? Dumating bigla si Joey at nakita niyang nakatutok ang baril ni Mark kay Kim at patay na si Rosalie. Buisit! Binaril ni Mark kaagad si Joey pero nakaiwas ang lalaki at sinagot din niya ng baril ang kalaban. Mabilis tumakas si Mark at naglaho ito sa dilim. Putang ina mo! Lumabas kang traitor ka! Galit na hinanap ni Joey si Mark pero nawala na ito. Bumalik si Joey upang alalayan si Kim. Nakita naman niya ang bangkay ni Rosalie. Hindi pwede to! Wika ni Kim. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Kim. Ang traitor na yon ang may kasalanan. Siya ang may kasalanan ng lahat. Saad ni Joey. Hahanapin siya ni Miguel kapag nalaman niya ito. Turan pa ni Kim. Kailangan na nating umalis dito. Hinubad ni Joey ang damit niya at ginamit niyang pangtakip sa sugat ni Kim. Binuhat niya ang babae papunta sa kanilang mga kasamahan. Sinalubong sila ni Miguel at Julia. Anong nangyari, Part? Ayos lang ba kayo? Tanong ni Julia. Okay lang kami. Sagot ni Kim. Si Mark, siya ang traitor. Siya ang may pakana ng lahat ng to. Wika ni Joey. Joey, asan si Rosalie? Tanong naman ni Miguel. Wala na siya, Miguel. Pinatay siya ni Mark. Malungkot na tugon ni Joey. Ano? Teka! Hindi dapat ito mangyari. Babalikan ko si Rosalie. Ani Miguel. Wala nang oras, Miguel. Wala na siya. Hinawakan ni Joey ang braso ni Miguel pero pumapalag ito at tumatakbo palayo upang hanapin si Rosalie. Lumapit naman sina Sharon at Claire sa grupo. Paalis na ang pick-up. Sumakay na kayo, sambit ng dalaga. Mauna na kayo, Claire at Sharon. Dalhin niyo na si Kim. Kami na bahala dito, wika ni Julia. Asan si Doc? Tanong naman ni Sharon. Ngunit umiiling lang si Julia at napaluha si Sharon. Inakay nito si Kim papunta sa pickup truck nang biglang may lumabas sa kadiliman at sinipa ang pickup truck. Tumilampon ito papunta sa isang bahay at sumalpak lahat ng sakay sa pader. Sa lakas ng impak, napatay ang mga sakay ng sasakyan. Napalingon sila at nakita ang taong lobo. Ungol ng halimaw. Ikaw na naman? Hindi makapaniwala si Joey. Part, umalis na tayo. Ang daming bampira, sambit ni Julia. Julia, umalis na kayo. Tumakas na kayo. May isa pang van sa likod. Andun ang iba pa. Sumakay ka doon. Ako na ang bahala dito, utos ni Joey. Ha? Pero Part, di kita pwedeng iwan, wika ni Julia. That's an order, Julia! Sige na! Umalis na kayo! Maotoridad na utos ni Joey. Part, hihintayin kita. Hinalikan ni Julia sa labi si Joey at tinulungan nito sina Sharon at Claire na buhatin si Kim palayo sa taong lobo. Paputukan nyo! Sigaw ng isa sa mga miyembro ng Asesino de Demonios. Sabay-sabay nilang pinaulanan ng bala ang dambuhalang nila lang. Pero hindi ininda ng halimaw ang mga tama ng bala sa kanya at inatake ang mga nakapaligid na tao sa paligid niya. Sinuntok nito ang isa at pumutok ang ulo ng binata. Inapakan naman nito ang katabi ng nauna at hinablot ang isa at saka hinagis sa mga kasama niya. Ang mga bampira naman ay nakalapit na din sa kanila at nilapa ng mga ito
ang sinumang mahawakan nila. Nagkagutay-gutay ang mga katawan nila at dumanak ang balde-balding dugo sa lupa. Nabalot na nakakagimbal na sigawan ang paligid habang patuloy na pinagpipiestahan ng mga vampira ang mga kabataan. "Ako nga, rapin mo!" Pinagbabaril ni Joey ng handgun ang likod ng taong lobo, pero hindi siya pinapansin ng halimaw. Lumapit ito kina Julia at hinablot nito si Claire. "Ah, tulong! Tulungan niyo ako!" Piniga ng taong lobo ang katawan ni Claire at nadurog ito ng todo. Para itong kamatis na nagsilabasan ng dugo, laman sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang pigain ito ng halimaw. Napaluha si Sharon. Napilitang sumugod si Joey at sinuntok ang halimaw. Sinalubong lang niya ang malaking kamao ng halimaw at tumilampon si Joey papasok sa isang nasusunog na bahay. Halos mawalan siya ng malay at umikot ang kanyang pakiramdam. "Diyos ko! Hindi!" Nabitawan ni Julie si Kim dahil sa bigat nito. "Julia, umalis ka na dito! May pagkakataon ka pa! Sige na!" Sigaw ni Kim. "Hindi! Ayokong iwan kayo!" Sambit ni Kim. Lumapit ang isang vampira kay Julia. Binaril niya ito sa leeg at ulo. Inalayan niya muli si Kim na tumayo. Sumugod ang taong lobo sa dalawa. Pinagbabaril ng mga babae ang halimaw, pero hindi nila mapigilan ang paglapit ng halimaw.